Marami sa atin ngayon ang nahihilig sa isang visual arts dito sa ating lalawigan sa Camarines Norte. Kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon, inilunsad ng Mercedes Tourism Office dito sa bayan ng Mercedes ang kanilang kauna-unang webinar training visual arts program para sa mga kabataan at sa mga taong gusto pang matuto at ma-enhance ang kanilang mga talento. At syempre, sa tulong niya ni Mrs. Edna Ondesan, ang ating Municipal Tourism Head Officer designate dito sa ating bayan sa bayan ng Mercedes at sa kanyang mga kasama, kaya naman nais sa katuparan itong gawain ito, particular na dito sa ating bayan. Webinar para po sa ating visual artist ng Mercedes. Ito po ay pinamagatan namin Pintang Mercedenios. Ito po ay tulong sa ating mga Mercedenios na may mga talento sa pagpinta. Ito po ay magiging paraan para po sila ay makilala at magkaroon po ito na po ay magiging continuous livelihood po nila. Para po ma-push natin yung ating mga artist sa kanilang mga talento. Same process lang naman din. At syempre pa, mawawala ba naman dito ang sumusuporta sa ating adikayang ito kasama ng ating Municipal Tourism Office ang batikang visual artist ng ating bayan o sabihin natin ng ating dalawigan na mas kilala sa pangalang Ruel Santilices. Syempre, binahagi din niya ang kanyang mga karasan at ang kanyang talento sa mga partisipante sa gawain ito upang masigit pang ma-enhance ang kanilang mga skills sa pagguhit gamit ang mga pencil, pintura at canvas. Sa layuning ito ng Mercedes Municipal Tourism Office na masigit pang mapadawak at mapaunlad ang mga skills ng ating mga visual artists, particular dito sa ating bayan, umaasa sila na masigit pa nilang mapapalugo at may papabalas ang angking talino hindi lang dito sa ating lalawigan, pati na rin sa labas ng ating bansa. Malaking nga ang pasalamat ng mga visual artist participant dito sa gawain ito na inilunsad sa ating bayan. At ayon nga sa kanila, malaking bagay para sa kanila na masigit pa nilang mapaunlad yung kanilang pagguhit at kanilang kalaman sa pamamagitan ng mga sponsor na katulad ng gawain ito dito sa ating bayan. Sa mga oras na ito, abala yung ating mga tagapagturo dito sa ating mga visual artist participants, lalong-lalo na yung ating KRS dito. Si KRS kasi yung isa sa nagpapasilidad. Tama ba ako? Nagpapasiliti nung painting seminars na ito para sa mga kabataan. At mamaya kakausapin natin ang ating municipal tourism coordinator na si Mr. Dab. Ano nga ba yung potential na pwedeng mangyari dito sa ating visual artist seminars o patraining ng ating municipal tourism office? Kung hindi ako nagkakamali. Tama ba, sir? Yun yan. Pero mamaya pausapin natin siya at alamin natin sa kanya ano nga ba yung kahalagahan itong visual artist sa painting seminars na to ng Mercedes Tourism Office dito sa bayan ng Mercedes. Okay guys, tinuturuan natin sila na gumawa ng canvas. So, kasi pag bibili ka ng canvas, artist ka, mahal ang canvas. So ito, makakatipid ka. Baka pag bumili ka ng ganito kalaki, mga 300 plus. Kung gagawa ka mga more or less 100 pesos, pag marami, lalo na maramas less. Itinuro din ni Mr. Will Santilihi sa mga visual artist participant kung paano gumawa ng isang simple pero magandang classic canvas na pwede lang pagguhitan. Step by step, sinabi niya ang mga pamamaraan kung paano tubuin at kung paano ito gawin.
Yun. Patutuyin lang muna natin siya, then pagtuyo na, ikukot natin siya ng panibago. Mga dalawang coat lang. Okay, ngayon. Habang pinagmamasdan ko yung ating mga visual artist dito sa gawain ito, nakita ko at nararamdaman ko kung paano na pinapamalas yung kanilang mga talento sa pagguhit gamit ang pintura, canvas at ang kanilang mga lapis. At syempre pa, kinuha ko na rin ang pagkakataong ito upang matanong sila ano nga ba ang kanilang mga nasa isip at nasa puso kung bakit nila ginagawa ang gantong klase mga gawain sa kanilang mga sarili. Ilan taon ka na nagpipinta ron? Ilang taon siguro nung high school lang, simula high school. Mga dalawang taon, ganyan. Simula grade 10, grade 12, graduate na ako. Sa palagay mo ba may halaga yung pagpipinta? Yes, it is an expression of your feelings. And kung paano mo i-deliver yung mensahe mo sa pamamagitan ng pagpinta. Ang ganda. Pag ikaw ba nagpipinta, ano ba yung pumapasok sa isip mo? Siyempre, maraming ideya, maraming pumapasok sa isip kung ano nga ba. Pero isa sa mga naisip ko is kung paano tulungan yung ibang tao na ma-inspire sa gawa mo para magawa din sila ng sarili nila. Inspiration. Sa mga mahilig bang magpinta, ano bang may papayo mo? It takes time and effort. So, kailangan talaga ng sariling pagsisikap, dedikasyon, inspirasyon, syempre, hindi yan nawawala. And, magpuporsige. And yung willingness mo na matuto pa, kung beginner pa lang, at kung marunong pa na talaga, be humble. Ganun. Talaga namang nakakabanga ang mga talento ng mga batang ito at ang kanilang pagpuporsige na matuto pa ng masigit sa kanilang inaasahan sa gawain ito. At dalagin natin na sana mas higit nilang ma-enhance ang kanilang mga skills upang mas higit silang makilala sa larangan ng sining katulad ng visual artist dito sa ating bansa at mas higit pa sa labas ng ating bansa. Ang programa po ito na hatid sa inyo ng LGU Mercedes headed by our Municipal Mayor Honorable Dante Bubuyu Morales. Of course, ang ating pong opisina, ang Municipal Tourism Development Operations Center headed by our Municipal Tourism Officer Designate Mrs. Edna Santiago Undasan ay nagkaroon po ng isang programa na tutulong hindi lamang para sa mga kabataan kundi sa mga visual artists na meron tayo dito sa ating bayan. So, ito pong programa na ito ay hindi lang para ma-enhance ang kanilang skills and talents at ito ay also magbibigay ng kanilang livelihood dahil ang kikitain ng mga canvas na kanilang or mga paintings na kanilang maibibenta ay 50% ay mapupunta sa mga nagpinta na mga kabataan at ang 50% naman ay mapupunta sa LGU upang magkaroon ng fund para mapagpunan ng susunod na materials para sa kanilang susunod na pagpinta. So, lahat po na mga kababayan namin dito sa Mercedes at sa ibang bayan ng Camarines Norte ay iniimbitahan po namin na pumunta at dumalo sa aming exhibit na gaganapin sa December 11 at isasabay po ito sa opening and switching of Christmas lights sa complex po ng aming bayan. So, kita-kits po tayo sa December 11 at sana po ay magustuhan ninyo ang mga pininta ng ating mga local artists. Thank you. Muli, ito po si Mike Palmers ang inyong kakwentuhan dito sa Bicolandia. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.